ang hulat panahon ng ekspertong totoo, Nathaniel Mangtani Cruz. Oh, mga kapuso, ihanda na po ang inyong payong, bota at kapote dahil opisyal nang idineklara ng PAGASA ang pagsisimula ng rainy season na dulot po ng hanging habagat. Dahil sa bagyong Dante, lumakas ang southwest monsoon o yung hanging habagat. Ito po yung warm and moist wind na nagdadala ng maulang panahon. Mga kapuso, galing pa yung hangin na yan sa isang high pressure area dyan sa may Australia at tumawid dyan ang Indian Ocean, kaya marami pong daladalang moisture yan, kaya maraming dalang ulan. Bukod sa pagpasok ng hangin habagat, may iba pang kriteria na tinitingnan ng PAGASA para ideklara yung tagulan. Isa po dyan yung rainfall o dami ng ulan at yung lawak ng mga pag-ulan. Dapat di bababa sa 25 millimeters ang amount of rainfall na maiipon sa ilang PAGASA station sa loob ng 5 araw yan. At yung widespread rainfall, dapat po mararamdaman yung mga pag-ulan na yan sa mga iba't ibang istasyon na nakakalat mula dyan sa Ilocos Region, Central at Southern Luzon, hanggang dyan sa may Western Visayas. At kasabay ng pagpasok ng habagat season, ng muling pagpasok sa PAR ng Bagyong Dante ngayong hapon dahil kaninang umaga, mga kapuso, nasa labas siya ng PAR. At sa pagpasok ng Bagyong Dante, itinaas ang signal number 1 dyan sa Batanes na kung saan makararanas ang mga pag-ulan at bugso ng hangin ngayong gabi. Magiging maalat, delikado pong pumalakot sa Batanes at Babuyan Island sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Huling nakita ang Bagyong Dante kanina hapon sa layong 185 kilometers west of Itbayat, Batanes. Humina ito at isa ng tropical depression, taglay ang lakas ng hangin 55 kilometers per hour mula sa gitna at ang bugso 70 kilometers per hour. Kumikilos ito northeast sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Sa latest forecast rank ng PAGASA, hindi po ito maglalandfall sa Batanes, mga kapuso. Tutumbukin ito yung southern portion ng Taiwan sa mga susunod na oras at kung hindi magbabago yung direksyon nito bukas ang hapon, posibleng lumabas na po ito ng PAR. Sa mga nagtatanong, bakit pumasok uli sa PAR itong bagyo? Yan ay dahil po sa isang mas malaking wind circulation. Itong isang high pressure area na nasa may southeast ng Japan. Nasa itaas po yan ang bagyo, ha? Yan ang naging dahilan ng pagligo ng bagyo pabalik ng extreme northern Luzon. Samantala, nalusaw na, mga kapuso, yung low pressure area na pumasok ng PAR kahapon. Pero maging IM ready pa rin po dahil posibleng magpaulan ng hangin habagat ngayong weekend. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, sa Luzon, buong araw maulan bukas, ha, dyan sa may Ilocos Region, Central Luzon at Southern Luzon. Magpapatuloy yan hanggang sa Linggo, lalong-lalo na sa hapon dahil posible po yung mga malalakas na ulan sa maraming lugar, kaya maging IM ready sa banta ng baha, pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, magiging maulap at may mga thunderstorms, mga kapuso, ngayong weekend. Sa Visayas at Mindanao, buong weekend din ang inaasahan ang mga thunderstorms at may mga malalakas o intense thunderstorms pagdating po sa hapon o gabi, kaya maging IM ready, mga kapuso, sa baha o landslide. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Opo, si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.